Hello everyone, Brent Mendoza here and welcome back to my channel. For today's video guys, magre-review tayo ng new products from Hylou. So meron ako ditong Glow Boost na foam wash and then yung kanilang water cream. And ito yung ano eh, yung sunscreen nila. So if gusto nyo malaman kung ano ba yung mga thoughts ko dito and yung experience ko dito, just keep on watching. Hi guys, kung napapansin niyo to, kung ano yung nasa leg ko, naglagay kasi ako ng ano eh, yung Caroline Acne Drying Lotion nila. Kasi nagkakaroon ng pimples whenever nag-shave ako. So, ayan, nakakainis talaga. Doon lang talaga ako nagkakaroon ng pimples guys. Ano, kapag nag-shave talaga, lalo na yung ano, mapurol na yung shaver ko. Kaya dapat talaga magpalit talaga ng blade. Pero change topic tayo guys, meron tayo ritong sunscreen tsaka facial wash from Hylou. And super excited talaga ako matry ito dahil nakikita ko na siya sa TikTok, YouTube, sa mga Instagram ads. And super okay yung ano review sa kanila. Pero syempre, hindi ako magre-rely doon. Syempre, iba pa rin yung experience ko. Tsaka, iba yung skin ko sa kanila eh. Mind you guys, na combination to oily skin ako yun dahil super init ng panahon. Tsaka, alam nyo guys, talagang matagal ko na sinasabi sa inyo to at matagal ko na sinasabi sa sarili ko na kailangan talaga guys kumain tayo ng healthy food kung gusto nyo gumanda talaga yung skin nyo at maiwasan yung acne. Kasi napansin ko sa mga old videos ko guys na super ganda ng skin ko noon eh. Kasi nga healthy kinakain ko, oatmeal, gulay, hindi ako masyado nagre-rice, nagka-carbs, hindi ako nag-milk tea masyado at Starbucks noon. So ngayon talagang binuhos ko ng pandemic yung ano katakawan ko, pero wala, kailangan nating baguhin yung lifestyle natin para gumanda ulit yung skin natin. And syempre guys, sa tulong nitong mga products na ito. So, hindi pa ako naghihilamos guys, kaya tara, samahan nyo ako maghilamos. And i-explain ko kung ano ba itong mga products na ito. So guys, binasa ko na yung aking face. Importante talagang basang-basa yung face natin. And then, ganito yung kanyang consistency. Normal na facial wash lang guys. Tapos, ito, alam nyo, mabango siya, pero hindi nakakatakot. At ang gustong-gusto ko pa dito sa product nito, guys, meron siyang vitamin E, meron siyang vitamin C, niacinamide, and hyaluronic acid. Diba, kapag narinig natin yun, unang-unang pumapasok sa isip natin ay brightening and glowing skin and hydrating. So, tama guys. Ito, kapag ginamit natin ito, mababrighten na yung face natin sa tulong ng vitamin C tsaka yung niacinamide, nagpapalighten naman ng mga dark spots natin. And then naman, sa vitamin E, guys, gustong-gusto ko yun na kasi nga, alam nyo ba, na meron siyang anti-aging properties. Especially ako, nasa late 20s na ako. As in, nararamdaman ko na talaga yung paglubog ng aking face, tapos pagdroopy ng aking eyes, tapos syempre, may mga fine lines na rin dyan. And syempre, hyaluronic acid. Importante yan. Especially sa mga nagtatrabaho sa bahay until ngayon. Syempre, yung iba naka-AC din, maiwasan na super init kasi. So, talaga nagda-dry talaga yung skin natin at nakaharap tayo sa computer. So, magda-dry talaga. Kaya, ito, laking tulong talaga itong product na ito. And then guys, iwasan nyo palang maglagay dito sa may eye area. Kasi guys, tag talaga ng skin yan at talagang niya may iwasan yung fine line wrinkles. So ayan. Ayan, tapos na akong maghilamos. Importante guys na i-wash natin thoroughly yung ating face kapag gagamit tayo ng any facial foam. Kasi nga kapag may natira na product sa ating face, talaga magkakaroon ng reaction. At syempre hindi rin may iwasan humakbi yung face natin. Pero so far so good guys, hindi ko na feel yung hapde. Kasi nga akala ko before na okay yun kasi parang kung, especially kung oily kayo ay yung akala nyo, nai-strip talaga yung oil, pero hindi, nai-strip niya yung natural oils nyo. So, importante na guys, hugasan mabuti. And then, ang gustong-gusto ko pa dito guys, yung alam nyo yung feeling na hydrated kayo, tapos yung very plumpy yung skin nyo. Yun talaga yung gustong-gusto ko guys. Tsaka guys, nalaman ko pa na pwede to sa mga oily skin, combo, tsaka sa acne prone skin. Siguro yung dry skin, sensitive skin, hindi to para sa inyo. Meron siyang color blue nito. So, kung dry skin kayo, normal or sensitive skin, try nyo rin yun guys, yung color blue nito.
So guys, pumunta naman tayo dito sa sunscreen nila. Itong Water Kim, alam nyo na super excited talaga akong matry ito kasi mahilig talaga ako sa sunscreen. Kasi may ginagamit tong sunscreen yung, ito, yung Lux Organics, ayan. Ito talaga yung favorite ko, pero ito, super na-excited talaga akong gamitin ito. Kasi nga, ang napapanood ko kasi sa mga TikTok, sa mga reviews sa YouTube na wala siyang white cast. So, let's see. Try natin, guys. And then, meron siyang direction. Massage a generous amount to your face using your fingertips 15 minutes before the sun exposure. Use every 2 hours throughout the day or every 40 minutes after swimming or sweating. So guys, common na to, common na direction na to. And then, store in a cool, dry place away from direct sunlight. So guys, tandaan nyo pala guys, kapag gumagamit kayo ng glycolic acid, kasi gumagamit ako ng glycolic acid ng Everblend Plus, kailangan nyo gumamit ng sunscreen. So, lahat ng products nila guys ay made in Korea. And then, ayun, both silang cruelty-free, alcohol-free, paraben-free, and non-comedogenic. So, yun yung gustong-gusto ko, guys. And then, 12 months na yung shelf life nila. Kapag nabinuksan nyo na siya, guys, kunyari, ano ba ngayon? March 31. So, kapag next year, March 31, hindi nyo pa rin Augusto, at lumagpas na kayo dun sa March 31, itapon nyo na, guys, okay? Kasi mas okay na bumili ulit kaysa naman magkaroon ng reaction sa face, mas mahal yung treatment, okay? So, ganito yung kanyang consistency. Parang siyang water, guys, so, ayan, no? Yan. So, ang color niya ay medyo yellowish. Akala nyo, guys, na white, pero medyo yellowish siya. So, okay na okay. Tapos yung kanyang scent, amoy, normal lang talaga ng sunscreen. Yun lang talaga maaamoy nyo, guys. Tapos ito naman, amoy orange. So, super bango nun. Pero ito, amoy normal na fruity. Basta fruity na sunscreen. So, maglalagay tayo dito. Ayan. Tandaan, guys, circular motion. Para ka na naglalagay ng thick na toner. Diba, guys? So, walang white cast. Pero, masasabi ko rito, guys, kailangan talagang i-spread sa face nyo ng mabuti kasi may mga may natitira-tira siya rito. Ayan. Diba? Tapos ang glowy pa ng skin ko. Ayan o. Tandaan guys ha, spread nyo properly. Kung may nakikita kayo rito, ayan o, white. Kailangan nyo i-spread talaga. Pero hindi siya nag-iipon ng white cast. Ang bango. Especially kapag na-spread nyo siya guys. Ang bango niya. Okay, matakot guys gamitin to kasi non-comedogenic naman siya. So, hindi kayo magkakaroon ng acne, hindi kayo magkakaroon. Alam niyo yung mga whiteheads or yung pimple na namumuo sa loob ng skin niyo. Okay na okay ito. Yan guys, so, bilis na siya matuyo. Hindi naman siya yung super sticky talaga, pero hintay niya lang matuyo. Siguro guys, kapag maglalagay kayo nito, humarap po yung agad sa electric fan para matuyo. Especially ngayon na super init na, diba? As in, grabe yung init. Hindi ko kinakaya, guys. Pero yan, super ganda, oh. Diba? Glowy-glowy. Kuri-kuri yan lang. So guys, bago ko sabihin sa inyo yung final thoughts ko, and then yung cons ng mga products na ito, gusto ko kong i-share sa inyo, meron sila sa Shopee, Lazada, and then meron din silang physical store sa Watson's, the SM store, and then, pwede nyo sila i-follow sa Facebook and then sa Instagram. Sorry guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo, itong foam wash nila ay 285 pesos lang. Mayroon ako 100 ml. And ito yung water cream nila ay 345 pesos undi. At meron ka ng 50 ml of product. So guys, kung gusto nyong bilhin to na naka-sale, abangan nyo yung 44, diba? Ako ngayon, naabangan ko talaga yun, guys. As in, diba guys, March 31 na ngayon. So, nag-add to cart na ako. Tapos, pagdating ng 44, talagang hinihintay ko na lang talaga. And then, ayun, check out agad. So, ayan. Kung gusto nyo magpabudol, pero guys, promise guys, okay na okay ito. Para sa mga
oily, acne prone, and then sa mga, pwede rin to guys sa mga normal skin. Okay guys, doon naman tayo sa mga hindi ko nagustuhan sa mga products na ito. Pero dito guys sa foam wash ha, wala akong masabi. So far so good. Ang gusto ko lang meron silang second option na medyo mas malaki ng konti dito para bongga na kasi ano eh, maganda tong foam wash na to eh. Pero dito sa water cream nila, medyo ito na lang ah. Reminder sa inyo guys na pag mag-a-apply kayo tong water cream, huwag nyo ilalapit sa mata. Kasi nung i-try ko siya, nung pinagpapawisan ako, grabe, nag-i-sting siya sa mata. As in, grabe, medyo mahapdi siya. So, ayun ginawa ko, hinugasan ko na lang. Pero, kapag maglalagay ka guys dito lang sa forehead, dito sa around the eyes, hindi dito malapit, basta around the eyes lang guys. Tapos, kapag papawis ko yun guys, punasan nyo agad yung pawis nyo. Kasi once na tumulo, talaga mag-i-sting siya. Normal na sunscreen kasi may mga ganito kang sunscreen guys, especially na SPF 50 siya. Tapos, ilang ano to? Triple plus siya and then UVA and UVB. So, importante talaga guys na kailangan yung punasan agad yung pawis nyo para maiwasan yung eye air nyo kasi nag-i-sting talaga siya guys. Pero guys, kung nasa bahay na naman ako at alam kong hindi ako pagpapawisan na masyado, gagamitin ko pa rin ito kasi maganda siya guys sa ano, diba, sa appearance. Tapos yung sa feel guys, wala talagang lagkit. As in, mukha lang siyang malakit pero ayan no, natutuyo siya agad. So I hope nagustuhan nyo ang aking review for today and sana guys na tuloy-tuloy pa rin na ang ating pagre-review ng mga products. And sana guys, sana natulungan kayo sa pagde-decide kung ano ba yung mga products na okay sa inyo, sa mga skin nyo, skin type nyo. Pero ayun, thankful pa rin talaga ako sa inyo guys, sana nanonood pa rin kayo sa akin. Sana guys na dumami tayo. And I hope na magtuloy-tuloy pa rin yung ating pag-review dito sa YouTube channel. Okay, support niyo ako sa ano. Hindi ko alam kung magti-TikTok na ba ako. Or let's see guys, pero punta muna kayo sa Instagram ko at si Bindi. And panoodin niyo yung mga reels ko ron. And don't forget to like my photos kasi doon din ako nagpo-post ng mga products na nagustuhan ko. At syempre, yung may mga story din ako guys doon, okay? So see you later, see you next time. Bye-bye!